So, nandito tayo ngayon sa Yamagata Driving Center sa Tendo. And ito na yung second try ko. Hopefully, makapasa na ako. No? At kinakabahan ako kasi nag-i-snow. Tapos, ang hirap pa ng driving course. So, yung course map dito, hindi yung kagaya ng sa Pilipinas na isang ikot mo lang. Bruh. Dito, kailangan mong lagpasan yung S-crank. Kailangan mong ipakita kung paano ka mag-change ng lane. Yung S curve, tapos yung crank, yun, magkaiba yun eh. Tapos, kailangan mong ipakita na nag-stop ka talaga before dun sa line, stop line. So, kailangan mong ipakita lahat ng yun. Hindi nila kailangan yung sobrang galing mong mag-drive. Ang kailangan nila kung vigilant ka sa paligid mo. At kung safe ka mag-drive. 12:37 na. At punta na tayo sa loob. Para mag-CCR ako at saka para ma-refresh ko na rin yung sarili ko sa course map. Ayun. So, gambate ne? Gambari masyo! Okay, see you later guys! Hello guys! So, uuwi ko lang, time check. Mag-8 na dito. Ngayon lang ako naka-uwi kasi dumiretso pa ako dun sa part-time job ko. Tapos, since hindi ako nakapasa ng second try, yung ibabayad ko sana na additional fee dun sa driving test, pinang-grocery ko na lang kasi wala na rin naman akong pagkain dito. Kaya, minambuti ko ng mag-grocery. Yung mga nabili ko, papakita ko sa inyo mamaya, no? Sobrang nakakapagod. Ang hirap mag-park kasi yung paparkan ko, punong-puno na ng snow. Kaya, nag-ano pa ako, nag-hukay pa ako ng snow, no? So, yun, guys. Ay, grabe. Grabe, akala ko masarap yung snow. So, umpisa lang pala masarap yung snow. Pero, grabe, ang hassle niya. Kailangan mong gumising ng umaga para tanggalin yung snow dun sa bubong. Tapos, kailangan mo rin tanggalin yung nasa daanan mo. Pag uwi mo, ganun din. So, grabe, ang hassle pala. Maganda lang siyang tignan, pero kung araw-araw ganito yung magiging scenario, eh, ewan ko na lang. Pero, yeah, papakita ko sa inyo lahat ng mga pinamili ko. So, yeah, wait lang. Wash up! Ayan, guys. So, ito yung mga pinamili ko. For 3,500 yen to lahat. So, hindi lang to mga pagkain, pero mga necessities ko rin to, ganyan. So, ito binili ko sa Daiso, pang-cut ng paper. So, gumagawa ako ng stickers, ganyan. Para kapag nakasagot yung mga bata, binibigay ko sa kanila. And, yung ibang stickers na ginagawa ko, nakukuha ko lang din sa Google, ganyan. Tapos, ilalagyan ko na lang ng words. Halimbawa, Doraemon sticker. Tapos, ilalagyan ko ng nice try, good job, ganyan. So, ito, makakatulong talaga siya sa akin. Kaya, binili ko siya. This is 150 pesos. Next is, ito. Ito, sabi ng isang ALT, kapag gumagamit ka ng washing machine, tapos inilagay mo sa loob nito yung damit, hindi maghihimul-mul yung damit mo. Eh, lahat ng mga natanggap kong damit, halos lahat, mga ano eh, parang ginanchilyo, ganyan. So, ayoko namang masira yung binigay nilang damit. Kaya, bumili ako nito. Kaya, pag nag-washing ako, pag gumamit ako ng washing machine, so, ilalagay ko dito yung mga damit. Tapos, tsaka ako lalabhan. Ayan. So, bumili ako nito. Tatlo yung binili ko. Then, itong paper cup, binili ko to kasi I think I need this to one of my classes. So, meron ako napanood na game sa YouTube na gusto kong gayahin. And I think yung game na yon is swak na swak para sa 6th grade and 5th grade. So, ayan. Ito naman, binibili ko kasi ditong
shampoo is puro nasa pocket. Parang ganun. Parang pocket siya, ganyan. Refillable, yun. Refillable shampoo yung binibili ko. Kaya, bumili ako nito. So, this is worth 50 pesos or 60 pesos, ganyan. 100 yen. And, ito naman para sa stamp ng Tanjiro. Gustong-gusto nila yung Kimetsu no Yaiba. And, bumili ako sa Wish ng 16 pieces na stamp. Tapos, gusto ko iba't ibang kulay, kaya bumili ako nito. Red stamp. Ayan. Next is, meron na akong violet stamp. So, ang kailangan ko na lang is black. And gusto kong bumili ng iba't ibang kulay, pero wala akong makita. Ayan. Next is ito. Yes. Binili ko to sa Daiso. Kasi gusto ko naman, presentable naman ako kahit ano. Ayan. Try natin siya. Yes, ayan. Then, bumili ako ng magnets. So, maliliit siya na square na magnets na nakakat na ididikit mo na lang sa flashcards. Ayan. Then, ito. Yung, syempre, kailangan nating magtipid and kailangan nating maging wise pagdating sa pera. Kailangan simutin natin yung, simutin natin yung toothpaste. Bruh. Yeah, yung toothpaste natin, di ba? So, bumili ako ng tube squeezer. Ayan. So, ito, 100 yen lang ito. And, of course, bumili rin ako ng face mask. Face shield. So, yung face shield dito sobrang mura lang. Like, 100 yen lang talaga siya. And, napansin nyo, yan yung face shield na sinusuot sa mata. So, gustong-gusto ko to kasi nakakahinga ng maluwag yung mukha ko. Unlike sa face mask, nagba-bounce back yung init and lumalabas yung pimples ko. So, nagtitrigger yung oil. Parang ganun eh. Hindi ko masyadong ma-explain. Pero, sabi nung dermatologist, isa rin daw sa dahilan ng pagkakaroon ng pimples is yung paggamit din ng face mask. Okay. So, kaya face shield yung gusto kong gamitin. Ayan. Bumili ako ng dalawa. Then, bumili ako ng towels. Tatlong piraso. Meron akong dalawang piraso dito for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kasi, as I have noticed to my co-Japanese teachers, everyone has their own towels. Bruh. No? Gusto ko silang gayahin. Kasi pag nagugas sila ng kamay, may towel sila. Actually, kailangan pati Pilipino ganun din eh, di ba? I mean, common sense na dapat yun. Pero hindi ako nagdadala ng towel. Ganyan, wisik-wisik lang. Pero hindi dapat. So, yeah. Kaya bumili ako ito. Yeah. So, set aside muna natin yung plastic bags. Then, punta tayo sa pagkain. Yun. Napansin ko din sa diet ko nung kumain ako ng prutas araw-araw. Tapos hindi ako makain ng junk food. Talagang nag-glow yung face ko. And nawala yung pimples. Ganyan. Yung malalaking pimples na wala. No? So, ito yung mga binili ko. Saging. Apple. And itong nila, orange dalanda nila. Napakamahal nito. Alam niyo ba kung magkano to? 250 pesos. Mas mahal pa siya kaysa sa apple. Tapos, ayun. Natamad na talaga akong magluto tuwing gabi. Sobrang exhausted na ako pagdating ng gabi. Kaya ginagawa ko, bumibili na lang talaga ako ng bento dito pag gabi. Ito yung bentong binili ko. Pagdating kasi ng 6 o'clock, yung ibang bento nila, binababaan na nila yung presyo para mabenta kaysa naman sa mapanis, ganyan. So, ito before, 398 yen, pero nabili ko na lang siya na 199 yen. Plus, tapos, same here, 199 yen na lang din. So, ayan. Pinaref ko lang yan. I mean, hanggang ano na lang siya eh, 10 p.m. today. Pero, kinakain ko yung itong isa para bukas to. So, pag niref mo naman, hindi naman siya yung talagang panis na ganyan. So, yun. Kaya binili ko siya. Then, kahit na bumagsak ako sa second try ko, I think I deserve one whole pizza. I think I deserve one whole pizza. Kasi pagod na ako.
pagod ako and almost 1 week na rin akong hindi kumakain ng gusto kong kainin. So, yan, hindi ako. Then, of course, di mawawala yung tinapay. Bumili rin ako ng tofu kasi favorite ko itong tofu. Ayan, bumili ako ng tofu. Itong mga pagkain ito for 1 week ko na yan, no? Kung sasabihin nyo, eh ma'am, paano yung lunch nyo? Yung lunch ko sa school. So, every day, ang lunch time, kumakain ako sa school. Ang lunch is worth 270 pesos. And every month, babayaran mo yun sa school. Ngayon, paggabi naman, ano na lang ako, kundi bento, itong tinapay, or fruits. Pero pag sa umaga naman, ang kinakain ko, fruits talaga. And minsan tinapay, ganyan. And of course, hindi mawawala yung KitKat. Meron naman akong nakita ng KitKat na bago. And alam niyo naman, as you all know, nangongolekta talaga ako ng KitKat. Kung anong makita ko. Pero I think nakabili na ako nito. Hindi ko lang alam. Pero yun, binili ko pa rin. And ito, sobrang sarap nito. Pero bumili ako isa lang. Before, bumibili ako nito ng 5. Isang ganito sa isang araw. Pero yun nga, lumabas lahat ng pimples ko. Kaya hindi ko na yung ginagawa. So, isa na lang siya. Ayan. So, all in all, ayan lahat ng nabili ko worth 3,500. And itong pagkain na to is hanggang ano na to, hanggang siguro mga Friday. Yeah! So, ayun lang guys. I hope you enjoyed my video about snow here in Japan. And this is really my first time seeing snow and I hope you liked it. And I hope you felt how I felt when I first encountered the snow. So, thank you so much everyone for watching and God bless you all and always pray. Yay. And of course, always think positive. We all know that there are lots of negative things that are happening around us. So all we have to do is to, you know, just be the person who will begin positive vibes. So yun lang guys, and thank you so much for watching. Have a great day. See you.